Shout out kay Don Pudoy, nandito kami sa Taurus. Oh, shout out din kay Don Pudoy. Kay Arnel, happy fiesta. Magandang araw at magandang buhay mga Curb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon sa Taurus Bike Shop dito yan sa Marilao, Bulacan, para na naman sa isa na namang panibagong bike check video. Ayan. So ang iba bike check natin dito ngayon ay ang Tosic Avenger. Ayan, muntik pa siya maging Avengers. Ayan, so, bago ka pala simula ng bike check mga Curb, gusto ko lang magpakilala sa bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So, kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga panibagong upload video. Ayan. So, titingnan natin at ibabike-check natin itong Tosic Avenger. Avenger ba yan? No? Bahala na kung ano yung pronouncing nyo dyan. Ayan. So, titingnan natin kung sulit ba ang piyesang nakakabit dito sa kanyang presyo. Ayan. Pero isa lang masasabi ko mga Curb, mababa na yung presyo, mas pinababa pa rito. Ayan. So, ano pa hinihintay natin mga Curb? Simulan natin ang bike-check ng Tosic Avenger. So ayan mga Curb, ang ating iba bike check, ang Tosic Avenger. Bahala na kayo kung anong ipopronounce nyo dyan. Basta ayan yung spelling niyan. Ayan, Avenger yata yan. No? So sisimulan natin ang bike check syempre sa kanyang timbang. Ayan, tumitimbang ito ng 14.9 kilograms. So tamang-tama lang ito sa 29er. So nasa pangkaraniwang timbang ang 14.9. 5 kasi built bikes to mga Curb. At syempre, ang kanyang size ay small. Ayan, tamang-tama sa mga small dyan at maliliit na tao. May siyang 20 at syempre sa babae. 15.5 inches ang haba ng ating seat post. At syempre, matte color yan mga Curb. Ayan, pwede ko sabihin to na military color. Kita nyo naman, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay. Syempre, sa bike. Military talaga siya. Medyo green dito, tapos black. So, two-tone tayo. Ayan. Siyempre, yung mga decals na makikita mo dito, kagaya ng Tosic, Avenger, etong triple-batted 6061 frame, lahat yan ay painted, mga Curb. Hindi siya naka-top coat. Talagang matte na matte siya. Pero pag kinapa mo, halos wala kang makakapa. Napakaganda ng pagkaka pintura nito mga Curb. Hindi siya smooth welding, kitang-kita naman mga Curb, obvious na obvious. Ayan, maraming uod ng pagkakahina mula dito sa top tube, dito sa seat tube, sa seat stay, pagdating dito sa baba, yung bottom bracket na yan, yung BB, hanggang dito, lahat yan ay may uod ng pagkaka welding. Ayan, at syempre meron ditong maliit, support yan mga Curb para dito sa ating seat post kasi binaba yung top tube para magmukha siyang maliit. Ayan, nagmumukha siyang maliit kasi pag binababa itong seat post, mas lalong nagmukhang maliit kasi ibinaba naman itong kanyang seat stay. So, hindi nagtagpo ang top tube at ang seat stay. Ayan, so talagang mukha siyang maliit pero small lang yan mga Curb. Ayan, at uy, tingnan nyo naman yung ano nyo, yung bridge niya. Ang landito yung bridge niya mga Curb, wala siya rito. Meron siyang maliit, maliit lang. Ayan. At pa-rectangular ang shape ng ating seat stay na may ilagay na triple batted 6061 aluminum frame. So tatlong puwet ang pwedeng umupo dito. So pwedeng umupo or umangkas sa mga bata. Kadalasan nakikita natin, umaangkas yung mga bata dito nakaupo yan. Ayan o, di ba o? At ang ating chainstay, syempre, meron niyang protective film. No, so, meron siyang protector out of the box, sabi nga nila, para hindi magasgasan ang ating pintura. Pero, advice ko mga Curb, pagkabilin nito, bumili na kayo ng chain protector. Napakaraming uri ng chain protector mga Curb. Merong plastic, merong tela. Nasa sa inyo na lang yun kung anong pagpipilian nyo. Siyempre, ang dropout niya, napapalitan ito.
So, mas maganda mga kerb, meron kayong spare dropout kasi hindi nyo alam kung kailan kayo masisiraan ng dropout. Baka mamaya habang nasa biyahe kayo, masiraan kayo. Ano, di ba? At dito sa baba, meron tayong bridge. At ayun, meron tayong stopper para sa FD. So, pwedeng lagyan ng FD to. Ayan, naka-single kasi tayo. So, ang bike na to ay single but ready to mingle. Ayan, so pwede siyang lagyan ng FD para maging 2x or 3x. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Ano? Ayan. Uy, walang butas dito. Pero tingnan natin. Dito naman may dalawang internal cabling. Ayan, oh. So rubber. Rubber to. Ay, hindi pala. Plastic. Ayan, dalawa. So isa sa top tube at isa sa down tube. So kung pinasok dito, dito yan lumabas. Asa na? Ayan, isa rito lumabas. Asan yung isa? Ayan, isa lang lumabas. Asan yung isa? Ayun. Dito lumabas yung preno sa likod. Ayan. Sa seat stay dumaan yung preno kasi nasa ibabaw ng seat stay yung caliper natin. Ayan, ang ganda mga curve. Dito meron tayong makikitang Tosic Avandir. Ayan. Ganun pa rin, pintura pa rin niya mga curve. At syempre ang ating head tube straight. Ayan, kitang-kita na naman mga curb. Unat na unat. Diretsyong diretsyo. Matigas na matigas. Ayan o. O, na may logo na Tosic. Yan, hindi ko alam kung H ba yan o R o T. Bahala na ako na yan. Siyempre, integrated ang ating headset o yung ball bearing dito. Ayan. At tingnan natin ang steerer tube. Ang steerer tube niya ba? Siyempre, straight ang ating head tube. Kaya ang steerer tube natin ay straight pa rin. At syempre ito, gustong gusto ko itong suspension fork natin na gawa ng Uding. Kita nyo naman, Uding. Exclusive. Ano to? Exclusive by Uding. Uding Factory. Ayan, made from aluminum alloy or magnesium alloy yata ito. Ayan, magnesium alloy din to, tapos magnesium alloy din ito. So coil type ang ating suspension fork na quick release. Ayan, no? 100 mm ang ating nakalimutan ko na dito mga curb. Ang ating stanchion, wala siyang rubber indicator ng kanyang sag. Ayan. Ito yung manual lockout. Close open lang yan mga curb. At syempre, ito yung kanyang pre-load. Yun o, ang ganda. Ay, nakalimutan ko mga curb, ihahabol ko lang. 110 mm ang haba nitong head tube. Ayan, 110, tapos ito 100. Ay, baka nakalimutan natin. Muntik na, muntikan lang. At dito tayo ngayon sa hubs. Yung hubs niya mga curb, made from aluminum alloy din syempre. At ball bearing type ang ating hubs. Kitang kita, walang daya. Walang halong chemical. Natural na natural. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ang ating aluminum hubs na walang tatak. Ayan, wala talaga siyang tatao. Ayan, syempre, baka lang ating spokes. Aluminum alloy na double wall na rims na may sticker na Tosic. Ayan, sticker lang to. Napaka minimalist. Napaka simple ng design ng ating rims. At ang ating gulong, gum wall yata ito mga curb. Wala akong makitang tatak. Nylon lang ang nakalagay. Tingnan natin sa kabila. Ayan, wala pa rin tatak. Kagaya ng ating hubs, walang tatak. Pero ang sukat niyan ay 29 by 2.125. Ang haba. 29 by 2.125. Yung hubs niya, mga ka-erp, medyo may kaliitan at hindi ganong magkakalayo yung hubs. Ayan o. So kung titingnan mo dito, medyo bilog na bilog siya. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Ayan, 29 by 2.125 na gulong, syempre, na gum wall. Tapos, aluminum alloy double wall na may sticker na Tosic na rims. Baka lang ating spokes. Aluminum alloy na hubs. Ball bearing type yan, mga ka-erp. Kasi ball bearing yung harap. Kaya malamang sa malamang, ball bearing tong ating likuran. So, parehas quick release yan, yung likod at yung kanyang harapan. Ayan, at dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Yung cogs niya mga ka-erp, cassette type, na ang tatak ay ata. Ayan, hindi ko sinasabing mga ka-erp na cassette ata, hindi.
Ayan. Kaset na ang tatak ay atat. ATA na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed na 11 to 42 yata ito mga curb. So tingnan natin. Ayan, alauna. Ah, 40 lang pala mga curb. Ayan. Nawawala na yung power ng ating panghuhula. 11 to 48 speed. Tapos ang ating RD ay Shimano Altus. Ayan. Nung unang pagkakita ko rito mga curb, muntik na akong mapamura. Tingnan nyo naman kalaki ng pulley oh. Ito na pinakamalaking pulley na nakita ko. Malaki talaga siya mga curb. Parang mga 2.5 inches yata ito or 3 inches. Ang laki talaga niya. Promise. Ano to? Oversized. Tapos yung kanyang ano, guide pulley, yon medyo mas maliit yung ano, mas maliit tong guide pulley kaysa dito sa tension pulley. Pero parehas yan na ano, oversized. Talagang promise, oversized siya mga curb. Yan. Yung sinasabi ko sa video dati na oversized, mas over to. Oversize yan. Gumaganon pa tayo. Eh, no? At ang kadena natin, KMC na narrow. So, narrow wide. Narrow yan kasi naka one by lang tayo. At ang ating crankset ay square tapered. Nagawa ng Tosic. Made from aluminum alloy ang ating crank arm. 170mm. Hindi removable or hindi mo matatanggal yung chainring niya mga curb, kasi square tapered lang to, bakal lang ating chainring na 34 teeth. Ang ganda ng design nung kanyang ano chainring mga curb. Promise, ang ganda. Napaka simpleng tingnan. At dito tayo ngayon sa kanyang seat clamp. Made from alloy pa rin ito mga curb. Yan. At seat post natin, ito bakal. Yan. Ito yung una ko napansin dito sa seat post na to mga curb. Naka-welding lang siya na hindi siya full weld. Hindi full weld yung pagkaka-welding. So, siguro, ingat-ingat. Yan. 27.2, 350mm ang haba ng ating seat post. At ang ating pedal ay ball bearing type. Made from hard plastic. So, ang tigas na ito. Palagay ko, mas matigas pa to sa ulo ko. Yan. Ayokong i-testing. Baka mabasag yung ulo ko dito. Pero ang tigas talaga nito, promise. At matibay din ito mga curb. Meron tayong video kung paano mag-maintain ng ball bearing type. Alagaan mo lang yan, tatagal yan. At ang upuan natin, malapad dito. Tapos tingnan nyo naman, may bukol dito, may bukol dun. Tapos malapad itong upuan. Ayan, ang lambot ng foam sa kamakapal. Ayan, at ito, ayan, may hiwa dito. So singawan ng utot, saka dalo yan ng ihi. So hindi mo na itataas yung pit mo pag mautot ka or maihi ka dyan. O, di ba? At dito tayo sa handlebar. Ang handlebar natin ay low rise, 720mm ang haba, made from bakal. So isasaday lang kung ba't nagpabigat ay itong bakal saka yung seat post. So kung papalitan mo itong ng aluminum, palagay ko gagaang ng kaunti. Ayan. At syempre ang ating stem ay kamao stem na gawa ng Tosic, 80mm yan. At meron tayo ditong spacer na 10 at 5mm. Yung kanya ano dust cap nasa 15mm, medyo may kataasan to. Ayan. At syempre ang ating nakalimutan ko na dito, top cap ay Neko, made from aluminum alloy. At ang ating grip ay gomang goma talaga to. Goma talaga, promise mga curb, na may palm rest. Ito, may maliit na palm rest dito. Tapos wala siyang end cap, ang kagandahan nun. Hindi ka mawawala ng end cap. At panalo mga ka-herb, naka-hydraulic disc brake na simmers na 2 and a half fingers. Yan. At syempre, non-series na Shimano lever. Ay, hindi. Ano? Shimano shifter. Non-series. Ayan o, 8-speed. Push, pull. Push, pull. Ayan, magpanalo mga ka-herb. Ang daling mag-shift, no? Pag push, pull, push, pull. At dito, wala kang makikita kasi naka 1x pa lang tayo. Pwede ka maglagay ng shifter dito pag nagpalit ka ng FD. Ayan, simmers pa rin dito. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Siyempre, naka-post mount dito sa harapan na simmers ang tatak. Ayan o. O, di ba? Ganda. At punta tayo sa likuran. Sa likuran, naka-IS mount. Dito sa may bandang ibabaw ng seat stay. Ayan, naka-IS mount dito.
ang ganda nito mga curve. 160 mm na rotor, likod, saka sa harapan. Ayan, parehas na 160. At ito yung kanyang kabilang side ng ating crank arm na Tosic, square tapered. At syempre, hindi mawawala ang lalagyanan ng water bottle cage. So, dyan nyo ilalagay ang inyong pampalakas. Bahala na kayo kung ilalagay nyo dyan, pero sarap yan. Ah, di ba? So, tingnan natin, silipin ulit natin. Ang ganda nito, mga curve. Sa mga naghahanap ng budget mountain bike, so tamang-tama sa inyo to, panalo, thumbs up. So ayan mga curve, ang ating bike check video ng Tosic Avandir. So hirap na hirap akong ipronounce yan, bahala kayo kung ano yung ipopronounce nyo dyan. Nagkakahalaga to ng 10,000 pesos, syempre dito yan sa Taurus Bike Shop. So mababa na, pinakababa, pinababa at pinababa, is pagetting pababa ang kanilang presyo dito, lalo na sa mga mountain bike. Yan. So ilalagay ko sa description na kanilang Facebook link, contact number at Google Map sa mga gustong mag-avail ng kanilang mga mountain bike. Lalo na yung ating binag-check na Tosic, asa na ba? Tosic Avandir. Yan, na military color. Ang ganda ng color mga curve. Yan. So hanggang dito na lang. Road to 11,000 tayo. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe at sumusuporta sa aking YouTube channel. Kita-kits tayo sa susunod video. Paalam, bye-bye.